kaibigan, sumali na naman kami sa aming project dito sa McKinley, yan, sa Taguig, actually sa McKinley West. Ang gagawin natin dito ay industrial epoxy na in-apply natin sa isang garage. Pinipili kasi nila yung industrial epoxy, yung mga plain colors, single colors, is dahil unang-una wala na siyang mga dugtungan, wala na siyang mga grout lines, tapos matibay na matibay siya. 5 years ang nabibigay namin na warranty para sa mga industrial areas. For example, yung mga dinadaanan ng forklift day in, day out. So lalo na to, pag ginamit natin sa residential, na mga medyo mas magaan, mga cars lang, mga automotives lang, medyo mas magaan siya compared sa industrial area. So imagine nyo, 5 years ang warranty doon sa mga industrial areas, paano pa kaya sa residential? So tumatagal talaga ito ng matagal, okay? So sisimulan natin to sa first is surface preparation. Ang ginamit natin dito ay ang ating planetary grinder. Pero for example, gagawa kayo sa bahay nyo, pwede kayong mag-do it yourself. Pwede kayong gumamit ng hand grinder, angle grinder na may turbo cup wheel. After that is mag-epoxy primer na tayo. Nag-epoxy primer tayo, ginamit natin dito ay ang ating self-leveling epoxy. Ang pag-apply natin ay squeegee muna, tapos pinakroll natin. Bakit ganito ang application natin is, first is ang squeegees, nababaon niya pa yung resin. Kasi ang gusto natin, kaya natin siya prepare is ma-open yung pores niya. Tapos magpe-penetrate yung epoxy sa concrete, tapos doon siya titigas. So, para siya naka-anchor sa loob. Then after this is squeegee natin, tapos pinacurl natin para pantay-pantay. Kasi pag squeegee lang, hindi siya pantay. Then, ibabacurl natin para mas even. Tapos mapapansin niyo dito, kung ano yung pang-top coat natin, yun din yung ginagamit natin pang primer. Para ano ang tawag sa kanya is homogenic. Para at least isang kulay lang siya mula sa taas hanggang sa primer. So, mula top coat, primer, pati almost same color lang siya. Okay? So, after natin mag-primer, we will move on to epoxy full putty. Or, pwede ding mid-coat, ano siya, pwede din siya tawagin ng ganon. Pero, full putty siya, dahil ang gagamitin natin is ang resin natin, yung ginamit natin pang primer, lalagyan lang natin siya ng patching compound para lumapot ito ng konti. Tapos, mapansin nyo, pinulpati namin yung buong area talaga. As in, lahat na daanan natin. Para, for example, may mga micro cracks ka, malalaking cracks, maliit na cracks, lahat yan madadaanan. Tapos may even natin yung surface. After this one, isasanding natin, pwede tayong mag-hand sanding, pwede tayong mag-polisher para mas mabilis, or pwede din tayong mag-angle grinder para talagang dun sa mga mabibigat na parts or mas malalalim na gusto natin kabulin. After this is mag-spot putty tayo. Papansin nyo yung spot putty, ginagawa namin ito sa mga mas malalagin pa na areas or yung mga parts na nagka-crack, may nag-crack pa, lumulusot pa. More on spot repairs lang. Nagawa natin ito para before tayo mag-pop ito, at least mas madali na mas siyang dumatag or mas even na. Okay. So, move on na tayo ngayon sa ating top coat. Yung top coat natin is self-leveling epoxy na 2mm ang kapal. So, maglalakad tayo nito. Ang ginamit namin dito is build and roll ang method na ginamit namin dito. Papansin nyo, nagsawsaw sila ng pintura ng roller sa balde, tapos i-roll nila ng 1 meter to 1.5 meter ang haba. Okay? So, paulit-ulit lang. Ang maganda dito is, as much as possible, consistent yung paglatag mo, tutulungan ka pa din ng resin. Dahil yung resin natin is self-leveling epoxy. So, kusa siyang pumapatag. Pero tandaan nyo, sarili niya lang. Hindi siya floor leveler.
So after nating latagan ng using our dip and roll method, pwede tayong mag-spike roller. Yung spike roller naman is, kasi sa sobrang laki ng area, hindi natin iwasan yung pa-isa, dalawang, tatlong bubbles. Pag ganyan-ganyan, few bubbles in between. So ang spike rollers, nakakatulong to para paputukin yung mga bubbles. Slide natin. Tao ang nila-apply. May minsan nagkaka-air siya na sa trap yung between. Kaya yung spike roller nakakatulong. Okay, so after that, tapos na tayo. Yeah. So, makikita nyo ang ganda na natapos natin. As much as possible, flat na flat yan. So, sana nag-enjoy kayo sa napanood nyo. And sana may natutunan na naman kayo. If ever may mga questions kayo, or may mga gusto nyo magtanong kung magkano ba magpagawa sa area nyo, or kung gusto nyo mag-do it yourself, please message us sa Facebook. Or you can text us or call us on our number. Nasa link yan sa description below. Tapos, yun, don't forget to like, comment, and subscribe. Pupunta tayo ngayon sa ating mga commenters before. Okay? So, tingnan natin. Yan. So, Sir Edison Estalane. Sir, ang ganda naman nito. Magkano po ang per square meter pag ganito? Okay, so again, i-message nyo kami sa Facebook. Instagram, pwede din. Pwede nyo din kami message to phone. Yung number namin nasa description sa baba. Okay, parang matatanong kasi namin sa loob na ano ka ng area, saan pa kayo located, at yung existing condition. Okay, so doon tayo nagkaka-different factors. Okay. So, ma'am, mom of two naman, thank you sa pag-comment ng Purple Heart. So, kung gusto nyo, ma-shoutout kayo sa ating ma'am next video, comment lang kayo ng Purple Heart. Okay, para makita namin, para sa susunod na video, ma-shoutout namin kayo. Tapos, Sir Lonely Traveler, can you PM me? I have a project and I want to do something for my client here in QC. Yes, nakita ko may nag-reply na, pero if wala pa din, hindi nyo na-receive, you can message us through Facebook. Okay? Mga ilang years po kaya tatagal yan. So again, 5 years yung warranty namin. Ito yung sa mga industrial clients namin. So sa residential clients, yung warranty pa lang yun. So yun yung guarantee na hindi siya mababakbak, matutuklap, mag-fitain. Yun yung 5 years warranty. Pero of course, mas mahaba pa yung lifespan niya kesa dun sa warranty na yun. Okay? O ba yan madulas? So again, mukha lang siyang madulas dahil makintab siya. Pero mas mataas yung ano niya, yung coefficient of friction kaysa sa mga tiles. In short, mas madulas sa tiles. Tapos yung concrete, medyo kapantay niya, yung bare concrete na smooth. Okay? Tapos, sir, nagpapa-seminar po ba kayo? Yan, very good question. Yes, nagpapa-seminar kami. Monthly to, mostly sa third week of every month. So, pwede kayong mag-message sa amin. Sa Facebook or Instagram, or message nyo kami through text or call us para makuha nyo yung next schedule. And we do it again once a month, okay? So yun, thank you guys, thank you sa comment. So again, sana may natutunan kayo and so sana nag-enjoy kayo sa napanood ninyo. And all I can say is, Papa Majestica, sa ganda!